나 고무스타 볼까요? 디도 메론 MT 우반 메론 MT 우반 Marami pa pong mga bakanting upuan sa harapan. Yung mga nasa likod po pwede pong pumaharap para mas makapakinig po ng salita ng Diyos. Yung mga nasa likod po. Volunteer. Maraming upuan sa harapan. Okay, salamat po. Before we start, 마누라님 보따요. Our graceful and merciful God who loves us. Aming mabihaya at mapagmahal na aming Diyos na nagmamahal sa amin. Thanks for giving us salvation from condemnation in eternal hell. Maraming salamat po sa inyo pong pagliligtas sa amin mula doon sa walang hanggang impyerno, doon sa walang hanggang pagkawasa. We are so thankful because you died for us. To enter the heaven. Maraming salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataon na maligtas at makapunta sa langit. Then we are so thankful because you are with us in our remaining life. At maraming salamat po dahil kayo po ay lagi naming kasama sa amin pong mga natitirang mga buhay. We are praying for some retreat. Please send many lost souls. Kami po ay nananalangin para sa summer retreat. Pakiusap, magpadala po kayo ng maraming mga nawawalang mga kaluluwa. We sincerely hope many lost souls shall be saved through our love and evangelizing. Kami po ay tapat na umaasa at nananalangin na marami po ang maliligtas sa pamamagitan ng aming sakripisyo at ng aming pag-ibig. That's why we try to glorify you through summer retreat. Kaya po, nais po namin kayong maluwalhati sa pamamagitan ng summer retreat. And if there are brothers and sisters who are sick and difficult things, please help them and guide them. At kung may mga kapatiran po ang may mga karamdaman at may mga kahirapan, pakiusap, samahan niyo po sila na mapagtagumpayan ang mga iyon. We sincerely hope brothers and sisters will live for your glory. Kami po ay tapat na umaasa na lahat ng mga kapatid ay mamumuhay para lamang sa inyo pong kaluwalhatian. And also, we are so thankful because we could conduct a cell group Bible seminar, cell group 3 and 5. At kami po ay labis na nagpapasalamat dahil naisagawa po namin ang cell group Bible seminar, ang cell group 3 at cell group 5 Bible seminar. Please guide them, newcomers, to abide in your church. Naway gabayan niyo po ang mga bagong naligtas, ang mga newcomers na makapanatili sa church. We are going to consider your words now. Please help us and guide us to understand now. Pag-aaralan po namin ang inyong salita, kaya nga pakiusap, gabayan niyo po kami na maunawaan ang inyong salita ngayong araw. And according to your words, please help us to live and obey. At nang naayon sa inyong salita, pakiusap, tulungan niyo po kami na sumunod. And please comfort our brothers and sisters in Christian life. At naway pakigabayan niyo po ang mga kapatid sa kanila pong Kristiyanong pamumuhay. We rely on the Holy Spirit sincerely now. Kami po ngayon ay tapat na umaasa sa banal na Espiritu. We pray in the name of Jesus Christ. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen. Amen. Buksan po natin sa Colossians chapter 3. Colossians chapter 3, verse 15. Colossians chapter 3, verse 15. 바세보다티 사바이사바이 3, 2, 1. At mahagi sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo na doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan at kayo'y maging mapagpasalamat. Last week, we conducted cell group 3 and 5 Bible seminar.
Nakaraang linggo po ay nagdaos tayo ng cell group Bible seminar sa group number 3 at number 5. Even though brothers and sisters were busy, evangelized and had effort for Malagang Kaluluwa. Kahit yung mga kapatid ay napakaabala, sila po ay nag-evangelize at nagbigay ng kanilang sigasig para mag-imbita. We believe ang Panginoon ay sobrang masaya may dahil may kaluluwa na ligtas. Naniniwala po kami na ang Panginoon ay lubang nagagalak dahil may mga kaluluwang naligtas. Yeah. And also, kahapon, may Adventist activities para sa summer retreat. At gayon din, kahapon ay nagkaroon ng advanced activity para sa paparating na summer retreat. Ngayon, we are praying for summer retreat and preparing. That's why our brothers and sisters can be tired. Kaya nga kami po, tayo po ay naghahanda para sa summer retreat. Kaya nga malamang lahat ng mga kapatid ay pagod. However, tayo ay naligtas and may Holy Spirit sa ating puso. Kaya kahit ating katawan ay pagod, ating kaluluwa ay masaya. Naniniwala tayo. Tama po ba? Salamat po. Today's sermon, ang pabagan ng sermon ay kapayapaan ng Kristiyano. Yung kapayapaan ng Kristiyano. Kaya Israelita, they greet each other sa pamamagitan ng salita. Shalom. Yeah. Alam ba ninyo? Shalom. Hindi mo alam? Shalom. Alam ba ninyo? Yeah. Shalom, ibig sabihin, be peaceful or be at peace. Ang ibig sabihin ng shalom ay kapayapaan at sinasabi natin magkaroon ka ng kapayapaan. That's why in our Christian life, when we greet each other, we can say shalom, ibig sabihin be peaceful. Kaya nga sa ating Kristiyanong pamumuhay, pwede nating sabihan yung mga kapatid na shalom. Ibig sabihin, ang kapayapaan ay sumaiyo. Brothers and sisters, do you have peace sa inyong puso? Mga kapatid, meron ba kayong kapayapaan sa inyong puso? Opo, meron peace dahil God gave this peace sa ating puso sa pamamagitan ng Holy Spirit. Meron tayong kapayapaan sa ating puso dahil ibinigay ito ng banal na Espiritu sa ating puso. That's why today main verse, Colossians chapter 3 verse 15, makari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Dahil may kapayapaan sa ating puso. Kaya sinasabi ng Biblia, makari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo. Dahil dito, doon ay tinawag din naman kayo sa isang katawan. Para sa kapayapaan, tinawag tayo ng Diyos. Kaya tayo ay nabubuhay sa buhay, salamat sa Panginoon. May peace dahil may pag-asa and may pananampalataya upang makapasok sa langit. And also alam natin ang pag-ibig ng Diyos, biyaya ng Diyos, kaya napapasalamat sa Panginoon. Kaya dito, sinasabi ng Biblia, makari sa inyong puso ang kapayapaan ni Kristo, na doon ay tinawag ni naman kayo sa isang katawan, at kayo'y maging mapagpasalamat. Yeah. Brothers and sisters, masaya ba kayo? And meron bang peace sa inyong puso? Meron po. Yeah. Kung ngayon, we can thankful
to the Lord, we can thankful to the Lord. Kung ganun, may kapayapaan tayo sa ating puso. Kaya nga, nagagawa nating magkaroon ng kapayapaan sa Panginoon. Sa katunayan, bago tayo ay naligtas, may kasalanan, merong kasalanan sa pagitan ng sa pagitan ng Diyos at ako tayo. Kaya walang reconciliation. Walang reconciliation, ibig sabihin walang peace, walang kapayapaan. Pero sa pamagitan ni Jesu Kristo, we got reconciliation. Kaya we can have fellowship with God now. Sa katunayan, dati wala tayong pagkakaisa kay Kristo dahil sa ating kasalanan. Ganun pa man, nung tayo nagkaroon ng kaligtasan, tayo ay nagkaroon ng pakikisama, pakikiisa sa Panginoon. Ayon sa Biblia, God gave His peace sa pamamagitan ni Jesus Kristo. Sabi ng Biblia, ang Diyos ibinigay niya sa atin yung kapayapaan sa pamamagitan ni Jesus Kristo. Pag-ibo, si Jesus Kristo ay prinsipe ng kapayapaan. Kaya sa pamamagitan ni Jesus Kristo, we can have fellowship with God. Kaya nga sa pamamagitan ni Jesus Kristo na siyang kapayapaan, magkakaroon tayo ng fellowship sa Panginoong Jesus Kristo, sa Panginoon. Before we got the salvation, we could not have fellowship with God properly dahil sa kasalanan. Pero ngayon, we could reconcile with God. Bago tayo magkaroon ng kaligtasan, tayo ay walang fellowship sa Panginoon. Ganun pa man, nung tayo ay nagkaroon ng kaligtasan, nagkaroon tayo ng pakikisama, ng pakikiisa sa Panginoon. That's why sa Isaiah chapter 9:4-6, ito, versikulo na ito ay prophecy tungkol sa unang pagdating ni Jesus at ikalawang pagdating ni Jesus. Isaiah chapter 9:4-6, sapagkat sa atin ay ipinag-anak ang isang bata. Ito, prophecy tungkol kay Jesus. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki at ang pamamahala ay matang sa kanyang palikat at ang kanyang pangalan ay tatawagin kamanghamanghang tagapayo, makapangyariang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Dito may dalawang uri ng propose tungkol kay Jesus. Kanyang unang pagdating at ikalawang pagdating. Dito, walang hanggang Ama at prinsipe ng kapayapaan, ito ay tungkol sa ikalawang pagdating ni Jesus Kristo. And also, may purpose tungkol sa unang pagdating, ito ay ang kanyang pangalan ay tatawagin. Kamangha-manghang tagapayo, makapangyariang Diyos. Mga salita na ito ay tungkol sa unang pagdating. Kaya sa isang versikulo, may dalawang uri ng nilalaman. Unang pagdating ni Jesus and ikalawang pagdating ni Jesus Kristo. Dito, si Jesus Kristo ay prinsipe ng kapayapaan. Kaya, God gave His peace to us sa pamamagitan ni Jesus Kristo. Kaya nga, dito, si Jesus ang prinsipe ng kapayapaan. Kaya nga, ibinigay ng Diyos yung kanyang kapayapaan sa pamamagitan ni Jesus Kristo. Ano ang Diyos? Ang Diyos ay sa Isaiah chapter 45 verse 7, ako'y gumagawa ng kaginhawahan at lumika ako ng kapahamakan. Ibig sabihin,
God can give peace and also God can give difficulty. Kaya nga ang Diyos kaya niyang magbigay ng kapayapaan, ganun din kaya niyang magbigay ng kaguluhan, kapahamakan, sorry po, kapahamakan. Ang Diyos ay gumawa ng kaginhawa han at lumika ang Diyos ng kapahamakan. Kaya sa ating puso, may peace and minsan may pagdurusa. Lahat ng bagay para sa atin. Pag-ibo, minamahal tayo ng Diyos. Sa ating buhay, lahat ng bagay, kapayapaan at mahirap bagay, lahat ng bagay ay nangyayari, ito ay God in love, ang pag-ibig ng Diyos. Naunya po, pag-ibo, para sa atin, lahat ng bagay ay mangyayari. Para sa ating benefit, lahat ng bagay ay nangyayari sa ating buhay. Dahil minamahal tayo ng Diyos. Naniniwala tayo, ako ay naging anak ng Diyos. Ikaw ay naging anak ng Diyos. Kung ngayon, ang Diyos ay naging ama mo. Tama po ba? Kung ngayon, ang Diyos allows lahat ng bagay sa kanyang anak. Bakit po? Minamahal tayo ng Diyos. Minamahal ako ng Diyos. Kapag tayo ay naniniwala, we can trust in the Lord properly. We can serve the Lord properly. Kung tayo ay naniniwala at tapat na umaasa sa Panginoon, kung ganun, makakapaglingkod tayo sa Panginoon ng tama. Brothers and sisters, ang Diyos ay pag-ibig. Tama po ba? Naniniwala ba kayo? Okay. And ang Diyos ay justice. Also, naniniwala ba kayo? Opo. And also dito, Isaiah chapter 45 verse 7, ako'y ang Diyos ay gumagawa ng kaing hawahan at lumika ako ng kapahamakan. Kaya, naniniwala tayo. Ang lahat ng bagay ay mangyayari para sa akin. Kaya, even though kahit tayo ay encounter mahirap bagay, we can thankful to the Lord. Because alam ng Diyos and ang Diyos allows lahat ng bagay sa ating buhay. Brothers and sisters, naniniwala ba kayo? Apo. Napabasa naman sa Panginoon? Apo. Yayon, sobrang mahini. Tama ba? Ingat po kayo. Pero, can you thankful? Nagagawa niyo bang magpasalamat? Sobrang mahit. Mahirap. Ako. Gusto ko. Mamatay. Ito ay hindi suitable attitude. Lahat ng bagay God allows para sa akin. Dahil minamahal tayo ng Diyos. Kung meron, ano ang bagay God gives the peace. What is the peace God give us? Kung ganun, ano bang uri ng kapayapaan ang ibinigay sa atin ng Panginoon? Buksan po natin sa Juan chapter 14. Juan chapter 14 verse 27. Juan chapter 14 verse 27. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo, huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. Tingnan po natin sa, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Ibig sabihin, Jesus Christ said to His disciples, including us,
He said, sinasabi ni Jesus ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. And nagtanggap tayo ng kapayapaan. May kapayapaan sa ating puso. And ang kapayapaan natin ay magkaiba lahat ng bagay sa mundong na ito. Kaya dito, sinabi ni Jesus sa middle part, hindi kaya nang ibinigay ng sanlibutan ang ibinigay ko sa inyo. Sa mundong na ito, ang mga bagay sa sanlibutan ay pansamantalang bagay. Tama ba? Pero may pananampalataya, may pag-asa, and naniniwala tayo walang hanggang kantimpala, kaluwalhatian, and buhay na walang hanggan, sila ay hindi temporary, ito ay walang hanggan. Naunyo po ba? Sino? May mga bagay na ito? Sino po? Kristiyano tayo. We have this one. Eternal. Walang hanggang kapayapaan. Kaya tayo ay thankful to the Lord. Sa katunayan, kapag tayo ay naligtas, sa ating buhay may pagdurusa. Anong uri ng pagdurusa? Maraming uri ng pagdurusa and magkaiba ayon sa tao. Pero ito ay malaking pagdurusa. Kaya sa ating buhay, we thought ano ang buhay? And then we could hear salita ng Diyos and we could realize bagay na walang hanggan. Kaya sa Isaiah chapter 38 verse 17, tiyak na para sa aking kapakanan ay nagtamo ako ng malaking kahirapan. May malaking kahirapan kailan po nang tayo ay magkasalanan bago tayo ay naligtas. Bakit po? Bakit God allows malaking kahirapan? Upang magbigay ng kapayapaan. Dito, iyon panigil ang aking buhay mula sa hukay ng pagkawasak. Tama po ba? Iyong panigil ang aking buhay mula sa hukay ng pagkawasak. God allows malaking kahirapan. Kaya tayo ay naligtas sa biyaya ng Diyos. Bago tayo ay naligtas, we focused sa bagay sa sanlibutan. Pero nang nakinig ng salita ng Diyos, nagtanggap tayo kapayapaan. Kaya ating kakalakan ay magka ibang bagay na sanlibutan. Kaya Psalm chapter 4, mga awit chapter 4 verses 7 and 8, ikaw ay naglagay ng kagalakan sa aking puso kaysa ng ang kanilang putil ay alak ay sagana. Ano po? Bagay na walang hanggan ay makaiba ng sanlibutan. Sanlibutang bagay. Pagkatapos ng kaligtasan natin sa ating Christian life, sa pamamagitan natin, ibang tao, ang mga hindi naligtas, alam nila
ang Kristiyano ay tunay na Kristiyano ay magkaiba kasama ng ang mga tao na hindi naligtas. Sa Israel, when God gave peace to Israelites, because sa pamamagitan ng Israelita, ibang bansa, ibang tao, alam nila, God was with them and God defeated the enemies at the time. Israelites could keep their peace. Noon, yung mga Israelita, binigay sa kanila ng Diyos yung kanilang kapayapaan. Kaya nga, nakita ng ibang mga tao yung kanilang kapayapaan. Ang Diyos ang siyang nakipaglaban sa kanila. Kaya nga, yung mga Israelita, nagawa nila na naingatan yung kanilang pananampalataya. Kaya ikalawang Kronika chapter 20, verses 29 and 30. At ang takot sa Diyos ay dumating sa lahat ng mga kaharian ng mga bansa ng kanilang babalita ang Panginoon ay nakipaglaban sa mga kaaway ng Israel. Kaya't ang kaharian ni Jehoshaphat ay naging tahimik sapagkat binigyan siya ng kanyang Diyos ng kapahingahan sa palibot. Naman niyo po ba? Yeah. Tulad na ito, kapag tayo ay nabubuhay para sa kalwalhatian ng Diyos, kung mayon sigurado, we can show God's power, kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga, kung tayo ay nabubuhay para sa Panginoon, ngayon, kung ganun, ipapakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. Kung mayon, ibang tao cannot ignore us. Kaya nga, ibang mga tao ay hindi tayo ini-ignore. That's why, brothers and sisters, ano ang successful bagay bilang Kristiyano? Kaya nga mga kapatid, ano ba ang matagumpay na bagay? Yeah. When we trust in the Lord and when we have kapangyarihan ng Diyos, another people cannot blame and ignore us. Kung tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, kung ganun ay ipapakita ng Diyos yung kanyang kapangyarihan. At pagkatapos, hindi tayo i-ignore ng ibang mga tao. Edify in the church my peace and also individually we can keep peace at the time we can deliver God's gospel, God's love for many people. Sa iglesia, mayroong kapayapaan. At pagkatapos, magagawa nating ipahayag o ihatid yung ebanghelyo, yung kapangyarihan ng ebanghelyo sa ibang mga tao. Buksan po natin sa Roma chapter 14. Roma chapter 14. Verse 17. Roma chapter 14. Roma chapter 14. Verse 17. 1-4, versículo 17. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang pagiging matuwid, kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Ang kaharian ng Diyos, dito sinasabi ng Biblia, ang kaharian ng Diyos ay bla bla. Kung ngayon, ano ang kaharian ng Diyos? Ito ay langit. And sa pamamagitan ng kaligtasan, already, nagtanggap tayo ng kaharian ng Diyos. Kaya may pag-asa upang makapasok sa langit. Kaya tayo ay nabubuhay na may pag-asa sa langit. Kaya ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom. Para sa ating katawan, kailangan ano po? Pagkain and drink also kailangan para sa ating katawan. Sila ay importante. Yeah. Kung walang pagkain, kung walang tubig, kung ngayon tayo ay mamamatay, tama ba? Gusto ba ninyo? Hindi po. Yeah.
ito ay importante pero meron mas mahalaga ito ay ano po kundi ang pagiging matuwid kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Ito ay yung bunga ng Espiritu. Sa ating puso may Espiritu. Kaya kapag tayo ay nabubuhay normally, kung ngayon sigurado, we can keep peace sa ating puso. Kahit tayo ay pagod and mahirap, pero we can keep peace sa ating kaluluwa. Naunyo po ba? Opo. Ang kaharian ng Diyos ay hindi ang pagkain at pag-inom, kundi ang pagiging matuwid, kapayapaan at ang kagalakan sa Espiritu Santo. Brothers and sisters, basahin ba kayo? Opo. Pero buka ay, yung buka mo ay serious. Bagi po. Kung may kapayapaan and kagalakan sa inyong puso, sa inyong kaluluwa, sigurado, buka also, yeah, masaya. Bukang masaya. Tama po ba? Opo. Yeah. Eh, brothers and sisters, minsan, pakiusap, tingnan, yeah, salamin. Naunyo po ba? Salamin. Yeah. Minsan, I'm shocked. Because last time sa pandemia, we recorded maraming sermon, tama ba? Walang live sermon. At the time, kailangan test, tama ba? Test. Kaya para sa testing, actually, busy and serious. Upang mag-record properly. And then I saw my buka. Ah, pangi, pangi. Hindi mukhang masaya na, naunya po. Kaya I repented. Ito, hindi proper. Tama po. Minsan kaya pakiusap, tingnan ang salamin. Naunya po. Kung ngayon, you can find. Yeah. My peace or not? Yeah. Naunya po. Yeah. Kaya, yeah, dito matuwid and kapayapaan, kagalakan, yeah, we need to check at the time we can thankful to the Lord properly. Kaya nga, lagi nating siyasatin kung may kapayapaan at kagalakan sa ating puso at pagkatapos ay makakapagpasalamat tayo sa Panginoon. Sa ating Christian life, kapag tayo ay masaya and keep kapayapaan, actually, we can deliver God's love to another people. Sa katunayan, kung meron tayong kagalakan at kapayapaan sa ating puso, magagawa nating ibahagi yung salita ng Diyos sa ibang mga tao. Sa katunayan, without peace, can you deliver God's love to another people? Sa katunayan, kung wala bang kapayapaan, maibabahagi nyo ba yung salita ng Panginoon sa ibang mga tao? Hindi pwede. Eh? Ayaw nila. Naunyo po ba? Pero, kung bukang masaya, kung ngayon, they will ask, paki masaya ba ka? Tama ba? Paki masaya ka ba? They will ask. At the time, naturally, you can talk with them, you can evangelize. Kung minsan, tinatanong nila sa atin yung tanong na yun. At pagkatapos, magagawa nating ibahagi o sabihan sila ng mga bagay na salita ng Panginoon. Kaya kahit tayo ay naligtas, ngayon, hindi nasa langit tayo. Tayo ay nabubuhay sa mundong na ito. Sa katunayan, before makapasok sa langit, tayo ay training bilang mga anak ng Diyos. Training. Kailangan training. And then, kapag ikalawang pagdating ni Jesus Kristo sa panahon ng ikalawang pagdating ni Jesus Kristo, tayo ay
papasok sa walang hanggang kapayapaan. Naon niyo po? Dito, may pangako, before, bago pitong taong kapigatian, lahat ng Kristiyano ay papasok sa walang hanggang kapayapaan. Buksan po natin sa Isaiah chapter 57. Isaiah chapter 57, versículo 1 and 2. 1 and 2. 바빠서인 것 보. Ang matuwid ay namamatay at walang taong nagdaramdam. Ang mga taong tapat ay pumapanaw samantalang walang nakakaunawa, sapagkat ang matuwid na tao ay inilalayo sa kasamaan. Siya'y pumapasok sa kapayapaan, sila'y nagpapahinga sa kanilang mga higaan, bawat isa'y lumalakad sa kanyang katwiran. Dito sa versikulo 1 sa huling bahagi, sapagkat ang matuwid na tao ay inilalayo sa kasamaan. Ito, pitong taon kapighatian. Mayroong kapighatian sa pitong taon pagkatapos ng ikalawang pagdating ni Jesus. At the time, sa versikulo 2, siya'y pumapasok sa kapayapaan. Ito ay walang hanggang kapayapaan. Kaya already may kapayapaan and sa langit mayroong walang hanggang kapayapaan. Kaya tayo ay naging masayang tao. Pero ang mga tao hindi ligtas, meron bang kapayapaan o wala po? Wala po. Sinasabi ng Biblia, wala, wala. Buksan po natin sa Isaiah chapter dito 57 versículo 21. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, para sa masasama. Walang kapayapaan, sabi ng aking Diyos, para sa masasama. Ang masasamang tao ay walang kapayapaan. Pag-ibig, walang buhay na walang hanggan. Walang pag-asa, walang pananampalataya, kaya sila'y mamamatay. And kanilang kamatayan ay hindi wakas, sila'y pupunta sa imperno. Kaya walang kapayapaan. Sa Isaiah chapter 48 verse 22 rin, walang kapayapaan para sa masama, sabi ng Panginoon. Parehong nilalaman, walang kapayapaan para sa masama. Pero meron tayo ng kapayapaan. Kaya maraming salamat po sa Panginoon. Sa Kaikan chapter 14, versikulo 12 and 13, mayroong tana tila matuwid sa isang tao, muni mga taang tungo sa kamatayan ang dulo dito. Maging sa pagtawa ang puso ay mapangnaw, at ang wakas ng kasayahan ay kalungkutan. Sino po? Ang lahat ng magkasalanan. Naon niyo po ba? Sila'y nabubuhay. Kaya sila'y hinilalitas. Minsan, sila ay mukhang masaya. Dahil sa physical bagay. Naon niyo po ba? Pero, sila'y mamamatay, sila'y pupunta sa imperno. Kaya, when they think they're buhay, kanilang buhay at
까마타얀 예, 신라 아이 마기깅 말룽꽃 따먹어봐. 예. 빼로 까이 따요 아이 까이 이십빈 라틴 앙 까마타얀 앙 부하이 알론 라틴 마이 바나남 빨라타야 까이 따요 아이 마마마타이 따요 아이 부분다 살랑이 마이 바구아사 예. 까야 마카살라나 앙 마카살라나 아드 앙 마투잇 아이 토틀리 마카이바 브라더즈 앤 시스터스 사문동 라이토 마라밍 마라밍 마야망 따오 따먹어봐 그마요는 마이 엠비 메론방 엠비 나잉깃 바 나잉깃 포 바 타요 사 마가 마야만 디토 사 산리부탄 네 Meron bang MV o oh, wala po? Wala? Oh, salamat po. Yeah. Dahil sinasabi ng Biblia, buksan po natin sa Job chapter 21. Job chapter 21. Versikulo 7 hanggang 13. Job chapter 21. Versikulo 7. Hanggang 13. Babasahin ko po. Bakit nabubuhay ang masama, tumatanda at nagiging malakas sa kapangyarihan? Ang kanilang mga anak ay matatag sa kanilang paningin at nasa harapan ng kanilang mga mata ang kanilang supling. Ligtas sa takot ang mga bahay nila. Ang pamalo ng Diyos ay wala sa kanila. Ang kanilang baka ay naglilihi ng walang humpay. Ang kanilang baka ay nanganganak at hindi napapahamak ang kanyang guya. Kanilang inilabas ang kanilang mga bata na gaya ng kawan at ang kanilang mga anak ay nagsasayawan. Sila'y nag-aawitan sa salyo ng tamburin at lira at nagkakatuwaan sa tunog ng plauta. Ang kanilang mga araw sa kaginhawahan ay ginugugol at sila'y payapang bumababa sa siyol. Yeah, dito, ang mga makasalanan ay Bios prosper la sa lanang bagay. Successful sa mundong na ito. Tingnan po natin sa versikulo 7. Paki nabubuhay ang masama, tumatanda at nagiging malakas sa kapangyarihan. Versikulo 8. Ang kanilang mga anak ay matatag sa kanilang paningin at nasa harapan ng kanilang mga bata ang kanilang supling. And digas sa takot ang mga bahay nila ang pamalo ng Diyos ay wala sa kanila. Ang kanilang baka ay naglilihi ng walang humpay. Ang kanilang baka ay nanganganak at hindi napapahamak ang kanyang guya. Kanilang inilabas ang kanilang mga bata na gaya ng tawan at ang kanilang mga anak ay nagsasayawan. Sila'y nag-aatiwan sa salyo ng tambulin at lira at nagtatatuwaan sa tunog ng plauta. Basahin po natin sabay-sabay. Versikulo 13. 3, 2, 1. Ang kanilang mga araw sa kaginhawahan ay ginugugol at sila'y payapang bumababa sa siyol. Yeah. Kay sila'y prosper sa lanang bagay sa sanibuntan. Ano ang problema? Sa versikulo 13. Ang kanilang mga araw sa kaginhawahan ay ginugugol at sila'y payapang bumababa sa Sheol. Naunya ba? Ibig sabihin, sa mundong na ito, sila'y successful and prosper, pero suddenly, sa isang araw sila'y pupunta sa imperno. Ito ay yung destiny ng makasalanan. Kaya, huwakpo, envy. Naunya ba? Tayo, may walang hanggang kapayapaan,
kaya huwag po MB. Kaya Ecclesiastes chapter 5 verse 10 si Solomon naunawaan kaya narong baraming ginto empera finally naunawaan niya sa Ecclesiastes chapter 5 verse 10 baka mga tayuan ang magtata magtamasa sa iyong kayamanan at mapunta sa bahay ng di kilala ang iyong pinagpaguran. Naunyo po ba? Yeah. Walang walang satisfaction sa pagitan ng bahay ng sanibutan. Pero tayo ay satisfied dahil may satisfaction ng espiritu, kaluluwa. Kung ano, brothers and sisters, how to keep kapayapaan, how to keep peace sa ating buhay? First, kapag tayo ay bhakti wala sa Panginoon, we can keep peace continuously. Kung tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, patuloy nating maingatan yung ating kapayapaan. Buksan po natin sa Isaiah chapter 26. Isaiah chapter 26, versículo 3. Isaiah chapter 26, versículo 3. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Iyong iingatan siya sa ganap na kapayapaan na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo sapagkat siya ay nagtitiwala sa iyo. Dito, whose mind is stayed on you because he trusts in you. Kung ngayon, he can keep his peace. Ang pag-iisip na nananatili sa iyo sapagkat siya ay nagtitiwala sa iyo. Ibig sabihin, magagawa niyang panatilihin, ingatan yung kapayapaan. Araw-araw, mayroong worry. Tama ba? Maraming worry. Dahil sa maraming bagay, worry. Tama ba? Bakit po worry? Sinasabi ng Biblia, and sinasabi ng Diyos, huwag po worry. Bakit po? Ang ama ko ay ang Panginoon. Kaya huwag po worry. Pero still, ating pananampalataya ay hindi mature. Still minor. Kaya we worry. Actually, sa ating buhay kung may mahirap bagay, suddenly it happened. Kung ngayon, we worry. At time, ano ang kailangan po? Manalangin tayo. And then, ano ang kalooban ng Diyos? Bakit ang Diyos allows ito? And then, we need to find ano ang kalooban ng Diyos. And then, wala sa Panginoon. Ayon sa information data, worry, yung worry, ito ay future things. Naunyo po ba? Future things. Hindi yayon, ito ay hindi nangyayari. Naunyo po ba? Yung worry is hollows future things. Naunyo po ba? 95% future things. Pero we are worried. Hindi ko alam, hindi natin alam ano ang mangyayari. Pero we are worrying. Bakit po? Walang pananampalataya. Yeah? O may na ang pananampalataya. Yeah? Brothers and sisters, tayo ay nabubuhay sa mundong na ito. Pero tayo ay nabubuhay
Ayon sa pananampalataya, tama ba? Sa pananampalataya, tayo ay nabubuhay. Kung ngayon, pray and know. Alam. Alam ninyo, ano ang kalooban ng Diyos? And then, ano, pagkatapos, magtiwala sa Panginoon. Kung ngayon, sigurado, later, already God prepared or God achieved, God settled down lahat ng bagay. Naunyo po? Kung ngayon, at the time, ano ang attitude ay kailangan? At the time, sa pamagitan ng pananampalataya, we wait, we trust sa Panginoon. Kung ganoon, later, yung mayroong, kapag mayroong resulta ng Diyos, ang kawa ng Diyos, at the time, maunawaan natin ang kawa ng Diyos. Kung ganoon, ating pananampalataya, bali, improve. Naunyo po ba? At the time. Dito, sinasabi ng Biblia, iyong iingatan siya sa kanam na kapayapaan na ang pag-iisip ay nananatili sa iyo sapagkat siya ay nagtitiwala sa iyo. Sigurado, kapag tayo ay magtiwala sa Panginoon, mayroong kapayapaan sa ating puso, sa ating buhay. Naunyo po ba? Naunyo po ba? Kaya, ano ang kailangan? Malakas pananampalataya sa ating puso. Sa Biblia, maraming uri ng pananampalataya. Walang pananampalataya, may na pananampalataya, malakas pananampalataya, bolcho pananampalataya, useless pananampalataya, maraming uri ng pananampalataya sa Biblia. Kung ngayon, ano ang kailangan pananampalataya? Ano ang uri ng pananampalataya ay kailangan? Malakas pananampalataya. Mayroong maraming worry? Disappear? Suddenly? Wala po? Wala po? Minsan meron, at the time, tayo ay mga anak ng Diyos. Huwag po, makalimutan. Kaya sinasabi ng Biblia, unang Pedro chapter 5, verse 7, ilagag ninyo sa kanya ang lahat ng inyong kabaldisahan sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Dito, ilagak ninyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisan. Hindi partial. Naunyo po ba? Lahat. Lahat. Pakibo. Lahat ng bagay, ng mayroong bagay, God allows. Naunyo po ba? Kung ngayon, sigurado may kalooban ng Diyos. Kaya, ilagak ninyo sa kanya ang lahat ng inyong kabalisahan. Kung ngayon, mula sa panahon yon, God will walk. Naunyo po ba? Translate po. Ilaga po natin lahat ng ating kabalisahan sa Panginoon at pagkatapos, ang Diyos ay kikilos. Pero, dahil sa mahinang pananampalataya, kung tayo ay hindi magtiwala sa Panginoon, kung ngayon God will wait. Naunyo po ba? Kung ganun, kung ilalagak natin yung ating kabalasahan sa Panginoon, ang Diyos ay maghihintay. Ibig sabihin, if we trust in the Lord, He will walk and He will help us. If not so, He will wait and later when we trust in the Lord, He will walk. Ibig sabihin, kung ilalagak natin yung ating pananampalataya sa Panginoon, ang Diyos ay papakinggan iyon. Kung hindi man, ang Diyos ay maghihintay. At pagkatapos, ang Diyos ang kikilos at gagabay sa atin. That's why we should our faith to be improved. Kaya nga dapat maging lumago yung ating pananampalataya.
Buksan po natin sa mga awit chapter 62. Mga awit chapter 62, 4, 3. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Hanggang kailan kayo magtatangka laban sa isang tao upang patayin siya ninyong lahat gaya ng pader na nakahilig o bakod na nabubuwal? Yeah. Minsan, we can see fence. Eh? Fence. Anong uri ng fence? Bamboo fence. And already luma. Kung meron, bukang mayina. Tama po ba? Tama po. Tulad na ito, ang puso ni David ay tulad ng mayina fence. Naunyo po? At the time, he trusted in the Lord. At noong mga oras na yun, siya ay umasa lamang at nagtiwala sa Panginoon. Kaya dito, kaya ng Father na nakahilig o bakod na nabubuwal kanyang puso dahil may worry. May pagdurusa, may persecution. Kaya, kanyang puso ay shaken. Naunya po ba? Shaken. Siya ay mayroong pagdurusa at mga problema, kahinaan. Kaya nga, yung kanyang pananampalataya ay naiyayanig. Dito sa mga awit chapter 62, we can find out kanyang pananampalataya ay improved. Kaya nga dito sa awit 62, makikita natin na yung kanyang pananampalataya ay umunlad. Kanyang puso ay shaken first time, minsan. Kaya sinasabi ng Biblia sa versikulo 2, tingnan po natin sa versikulo 2. Siya namang ang aking malaking bato at aking kaligtasan, ang aking buok. And dito, hindi ako lupang matitinak. Ibig sabihin, minsan, kanyang puso ay shaken. Nakanya po ba? Opo. Hindi ako lupang matitinak. Ibig sabihin, minsan, kanyang puso ay shaken. Pero, mamaya, later, kanyang puso ay hindi shaken. Dito, versikulo 6. Versikulo 6. Basahin mo natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan, ang aking buog, hindi ako mayayanig. Dito, siya lamang ang aking malaking bato at aking kaligtasan, ang aking buog. And dito, hindi ako mayayanig. Totally, kanyang puso ay hindi shaken. Naunyo po ba? Dito sa versikulo 2, hindi ako lupang matitinag. Pero sa versikulo 6, hindi ako mayayanig. Naunyo po ba? Tulad ni David, we should improve sa ating pananampalataya. Kaya nga tulad po ni David, kailangan nating paunlarin yung ating pananampalataya. Kung gano'n, even though we encounter mayroong bagay and even though mayroong worry, we can overcome sa pamagitan ng pananampalataya. Kaya nga, kahit mayroon tayong maraming kahirapan, maraming alalahanin, ay magagawa nating mapagtagumpayan yung mga bagay na yun sa ating Kristiyanong pamumuhay. And next, how to keep our peace? At paano natin maingatan yung ating pananampalataya ay ang ating kapayapaan? Buksan po natin sa Roma chapter 8. Roma chapter 8, 4-6. Roma chapter 8, 4-6. Babasahin ko po. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan, subalit ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Dito, tingnan po natin sa ang kaisipan ng laman. Ito ay
다다라띵 물라사 아띵 simple nature. 나오냐 봐봐. Simple nature. Ito ay nanggagaling sa ating likas na pagiging makasalanan. Kahit tayo ay naligtas by sinful nature, that's why mula sa laman masamang bagay ay darating. Naon niyo po ba? Pero ang kaisipan ng espiritu ay buhay at kapayapaan. Kung ngayon, alin po kailangan sa ating buhay? Ang kaisipan ng espiritu. Ito ay comes out sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ito po ay lumalabas sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Kung may kaisipan ng laman, ano ang mangyari? Kamatayan. Kamatayan. Ibig sabihin, sa pagitan ng Diyos at ako, walang hindi pwede mag fellowship. Naunya po ba? Sa ating Christian life, kahit tayo ay naligtas, kung may kasalanan sa pagitan ng Diyos at ako, hindi pwede mag fellowship kasama ng Diyos. Naunya po ba? Kaya dito, kamatayan, ibig sabihin, breach, sa pagitan ng Diyos at ako. Kaya hindi pwede mag-fellowship. Pero, subalit, ang kaisipan ng Espiritu ay buhay. Sa katunayan, tayo ay naligtas sa panahon yon. Yung Espiritu Santo ay pumasok sa ating puso. And siya ay natitira. Umitira. Patuloy sa ating puso. And ang Espiritu ay kumikilos ayon sa ating puso and ayon sa ating salita ng Diyos, siya ay guide and help yung Espiritu Santo. Roma chapter, buksan po natin sa Roma chapter 5, verse 1. Roma chapter 5, verse 1. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. Kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Dito, kaya't yamang tayo'y inaring ganap sa pamamagitan ng pananampalataya, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Tayo ay naging matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya. And sa pamamagitan ni Hesukristo, nagtanggap tayo ng kapayapaan. Kaya, yayon, by reconciliation with God sa ating puso. Kaya ngayon, meron tayong pakikisama sa Panginoon. Pero, may tigman, ito ay, ano po? We are fighting with Satanas, kasalanan, at ating laman. Kaya nga, tayo ay mayroong digmaan sa pamamagitan ng ating laman, ng ating kasalanan. Tama po ba? Yeah. May peace. Pero, also, by digmaan. Meron po tayong kapayapaan. Ganon din, meron po tayong digmaan. With God, with Jesus Christ, with brothers and sisters, my reconciliation, however, we are fighting with Satanas, kasalanan, at ating laman. Sa Diyos, kay Jesucristo, meron tayong pagsasaayos o pakikisama. Ganon pa man, sa
sa kasalanan, sa ating laman at kay Satanas, meron po tayong digmaan. Brothers and sisters, mahirap pa po ng Christian life o madali? Minsan mahirap. Kung madali, kung ano, sigurado kayo ay magtiwala sa Panginoon. And you defeat desire of laman. That's why madali. Pero if you are defeated from laman, if so, magiging mahirap. Kaya nga, nagagawa nating makipaglaban sa laman. At sa kabilang banda, kung hindi natin hindi tayo magtatagumpay sa ating laman, kung ganun ay mayroong digmaan sa ating laman. Kaya araw-araw may fighting kasama ng laman sa pagitan ng laman at espiritu. Kaya nga laging may digmaan sa pamamagitan ng laman at ng espiritu. Araw-araw winner? Ano po loser? Laman o espiritu? Tingnan po natin sa buksan po natin sa Galatia chapter 5. Galatia chapter 5. Galatia chapter 5 verse 16 hanggang 18. Babasahin ko po. Subalit, sinasabi ko, lumakad kayo ayon sa Espiritu at huwag ninyong bigyang kasiyahan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat, ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Sapagkat, ang mga ito ay laban sa isa't isa upang hindi ninyo magawa ang mga bagay na nais ninyong gawin. Tingnan po natin sa versikulo 17, by fighting, ang laman ay nagnanasa laban sa Espiritu. At ang Espiritu ay laban sa laman. Araw-araw may fighting. Naman niyo po ba? Kung ngayon ano ang kailangan bilang Kristiyano? Ang salita ng Diyos. Sa ating puso, kung maraming salita ng Diyos, yung Espiritu ay defeat. Laman. Naman niyo po ba? Pero sa ating puso, kung walang salita ng Diyos, laman, defeat, espiritu natin. Naman niyo po ba? Kung ngayon, we can commit sin easily and we cannot glorify the Lord properly. Kaya nga, pag nananalo yung ating laman, kung ganun, madali tayong nakakagawa ng kasalanan at hindi natin naluluwalhati ang Diyos. Ang laman at ang espiritu ay may fighting, kaya sinasabi ng Biblia sa versikulo 16, lumakad kayo ayon sa espiritu. Kung ano, sa versikulo 18, kung kayo'y pinapanubayan ng espiritu. Kung ano, we can keep kapayapaan sa ating buhay. Naon niyo po? Kaya, pakiusap isipin ang Espiritu. Ang Espiritu. And next, how to keep our peace? At paano natin maingatan ang ating kapayapaan? Buksan po natin sa mga Awit chapter 119. Mga Awit chapter 119, versikulo 165. Basahin po natin sabay-sabay. 3, 2, 1. May dakilang kapayapaan ang mga umiibig sa iyong kautusan. Walang anumang sa kanila ay makapagpapabawal.
We memorize this verse. May takilang kapayapaan ang mga umibig sa iyong kautusan. Kung ganon, walang anuman sa kanila ay makapagpapabuhay. May pangako ng Diyos, may takilang kapayapaan, may takilang kapayapaan ang mga umibig sa iyong kautusan. Yeah. Do you love Biblia? Minamahal niyo ba ang Biblia? Pero walang Biblia. How to love? Yeah. And, iyong Biblia, how to treat? How to treat? Paano niyo ba tratuhin yung Biblia? If you love Biblia, sigurado, you keep Biblia properly. Kung minamahal niyo ang Biblia, iniingatan niyo ng maayos yung Bible. Halimbawa, kung may dust sa Biblia, how would you like to do? No problem? Kung may dust sa Biblia, anong gagawin niyo? Ibig sabihin, you didn't read the Bible. Tama ba? Ibig sabihin, hindi niyo anyway, binabasa yung Biblia. Anyway, ito tayo, malinis, and then you need to read. Tama ba? Apo. And carefully, you need to keep Biblia kung you love Biblia. Tama ba? Salita ng Diyos. Dito, may pangako, ang takilang kapayapaan ang mga umibig sa iyong kautusan. If you love Biblia, araw-araw, you read Bible. Tama ba? And you memorize and you meditate and gusto ninyo, makinig, sermon, carefully. 나오죠, 뭐? Siyempre, if you love 살리다 ng Diyos. Kung ganoon, may pangako, walang anumang sa kanila ay papapabuhay. Ibig sabihin, mayroong kapayapaan. Mayroong kapayapaan. Dahil sa Biblia, maraming karunungan. Tama ba? Kung tayo ay susunod ang salita ng Diyos, kung ganoon, sigurado, we can keep kapayapaan. Halimbawa sa Biblia, huwag mahatol. Huwag mahatol. And sa Biblia, huwag kayong makipag matakot sa mga hindi mananampalataya. And sinasabi ng Biblia, huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito. And sinasabi ng Biblia, supilin mo ang iyong anak. Sumusunod, maraming mados, ayaw. Ano? Sinasabi ng Biblia, supilin mo ang iyong anak. Kung ganoon, ang bibigyan ka niya ng kapahingahan. Naunyo po ba? Ibig sabihin, when we follow salita ng Diyos, sigurado, if we love the word of God, sigurado we can obey the word of God. At the time, mayroong kapayapaan. Naunyo po ba? Kung minamahal natin ang Panginoon, magagawa nating sumunod sa Panginoon at pagkatapos, magkakaroon ng kapayapaan. However, if we disobey the word of God, if so, we will commit sin kung ngayon, walang kapayapaan. Gayunpaman, kung hindi natin susundin ang Diyos, ay hindi natin masusunod ang Panginoon at wala tayong kapayapaan. Some writer, naunawa niya, walang kalusugan sa aking mga puto dahil sa aking kasalanan. Dahil sa kasalanan, walang kapayapaan. Some writer, naunawaan. Pero, kahit tayo ay nakakasala, kung tayo ay repent sa Panginoon, kung ngayon,
we can recover our kapayapaan. Kaya nga, kahit tayo nagkakasala, kung tayo ay magre-repent sa Panginoon, kung ganun, ay mapapanumbalik natin yung ating kapayapaan. Kung ano, in order to restore from kasalanan, ano ang kailangan? First, we need to repent to the Lord first, and then sa ating fellowship, we can recover, also we can keep peace. Kaya nga, para mapanumbalik natin yung ating kapayapaan sa Panginoon, unang-una, kailangan nating magsisi, at pagkatapos ay magkakaroon tayo ng fellowship sa mga kapatid. Ito tayong kailangan ng tulong ng Espiritu Santo and kasama ng banal na brothers and sisters. We can keep peace. Ayun, may gagawa po nating maingatan yung ating kapayapaan. Ako lang, ikaw lang, hindi pwede. Kaya kung may kasalanan, repent muna and then obey in ating fellowship at the time with the Word of God and Holy Spirit help. You can keep your peace. Kaya nga, kailangan muna natin magsisi at pagkatapos sa pamagitan ng banal na Espiritu at ang salita ng Panginoon, mapapanumbalik natin yung ating kapayapaan. And sa pamagitan ng brothers and sisters, also we can keep our peace. At sa pamagitan ng mga brothers and sisters, maingatan din natin ang ating pananampalataya. Philemon, ating kapayapaan. Buksan po natin sa Philemon. Philemon po. Versikulo 7. Philemon chapter 1 verse 7. 바사인 보다지 사바사바에 3, 2, 1. Sapagkat ako'y totoong nagalak at naaliw sa iyong pag-ibig, sapagkat ang mga puso ng mga banal ay naging hawahan sa pamamagitan mo, kapatid ko. Yeah. Dito, Apostle Paul sent this letter kay Philemon. Ipinadala ni Apostle Pablo ang sulat na ito kay Philemon. Many brothers and sisters were peaceful and comforted from brother Philemon. Kaya nga maraming mga kapatid ang naaliw at naging hawahan sa pamamagitan ng kapatid na si Philemon. And Apostle Paul praised his love, Philemon, the love of Philemon. Kaya nga ang nilawalhati ni Apostle Pablo yung pag-ibig na mula kay Philemon. Yeah. When he recorded this book, Apostle Paul was in prison. Nung isinulat ni Apostle Pablo ang salitang ito, ang aklat na ito, ay si Apostle Pablo ay nasa bilangguan. Sa bilangguan, he evangelized. That's why isang tao ay nalitas. Kanyang pangalan ay Onesimo. Kaya nga sa loob ng bilangguan, si Apostle Pablo ay nag-evangelize. Kaya nga doon sa loob ng bilangguan ay mayroong naligtas. Ang pangalan ay Onesimo. And humingi siya kay Philemon, pakiusap, ingat. Take care, see Onesimo. Kaya nga, sa loob ng bilangguan, sumulat siya kay Philemon na sinasabi, pakiusap, ingatan mo si Onesimo. Kung ngayon, here, we can know and receive a lesson. God will use sino po? Sino? Anong brother, anong sister? Dito, brothers and sisters, kung may pag-ibig, if so, sa pamamagitan nila, God will ask. Kaya nga, bagong kapatid, in order to take care. Kaya nga, sa pamamagitan ng talatang ito, ay makakakuha tayo ng aral na sa pamamagitan ng mga kapatiran na may pag-ibig, pwede tayong hingian ng Panginoon na alagaan sila. That's why sa ating church, kung maraming brothers and sisters na may pag-ibig, sigurado we can help bagong kapatid and we can take care bagong kapatid. At the time, our church can be prosperous. Kaya nga sa loob ng simbahan, kung may mga kapatid na may pag-ibig, kung ganun, maaalagaan natin. At maingatan natin yung mga kapatid. At pagkatapos nun, ang ating church ay lalago.
Brothers and sisters, do you love 이방 brothers and sisters? 어버. 어버. 마이나 월랑 싸워. Do you love brothers and sisters? 어버. 예. 살라마포. 아, 꿈가론 에페소 챕터 4 verse 3. 아, 난 나그시시깜나 마빠나딜리 앙 바카카 이사 낭 에스피리투 사 북로 낭 카파야파안 디도 앙 바카카 이사 낭 에스피리투 용세 시 사타나스 사타나스 is working brothers and sisters to be separated. 나오냐 뭐? Si Satanas ay kumikilos para sa mga kapatid na maihiwalay. Pero yung espiritu ay kumikilos brothers and sisters to be united. Ngunit ang banal na espiritu ay kumikilos upang ang mga brothers at sister ay magkaisa. That's why sinasabi ng Biblia dito, Nagsisikam na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa bukod ng kapayapaan. Dito, bukod ng kapayapaan ibig sabihin, bukod ng pag-ibig. Naunyo po ba? May pag-ibig kaya we can keep kapayapaan sa ating puso at sa ating buhay. Kaya may pag-ibig and may kapayapaan sa ating buhay. Kaya we evangelize properly. Kaya nga may kapayapaan sa ating buhay, kaya nga nakakapag-evangelize tayo ng tama. Buksan po natin sa Ikalawang Korinto chapter 5. Ikalawang Korinto chapter 5 verses 18 and 19 pasimpo natin sabay-sabay 3, 2, 1. Lahat ng ito ay mula sa Diyos na tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo at ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Sa makatuwid, kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan at ang kanyang sarili na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Dito, tayo'y pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo. Ibinigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Kasundo. Dito may layunin tayo ay naligtas. God saved us by layunin. Naunyo po ba? Dito sa versikulo 9 kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan. Kaya whoever believes in Jesus he can be saved. Kaya nga, pinagkasundo ng Diyos ang mga tigasanlibutan sa Panginoon. Kaya nga, kung sino man ang maniniwala sa Panginoon, siya ay maliligtas. Ibig sabihin, tayo ay pinagkasundo niya sa kanyang sarili sa pamamagitan ni Jesus Cristo. Kaya, my duty, ano pa? Ano po? Dito, sa versikulo 19, ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Kaya, yayon tayo ay nabubuhay sa mundong na ito, kahit tayo ay mamamatay, tayo ay pupunta sa langit, tayo ay nabubuhay. May layunin ng ating natitirang buhay. Ito ay ipangaralang ebanghelyo. Maraming tao, sila ay walang peace sa kanilang puso. Tama ba? Dahil sa kasalanan. Pero 2,000 years na ang nakaripas, natupan na. Ang lahat ng kasalanan ay natupan na, pero hindi nila lang. Kaya sila ay pupunta sa imperno. Kaya may layunin.
May layunin nang da ating natitirang buhay ito ay ipinakatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo. Naunyo po ba? At yayon, nanalangin tayo para sa summary 3. Already sa pamamagitan ni Hesu Kristo, natanggap tayo ng kapayapaan kaya para sa mahalagang kaluluwa. Also, let's deliver yung kapayapaan ng Diyos. Brothers and sisters, nag-register na po ba, brothers and sisters? Ating goal, 570 attendees sa susunod summer retreat. Kaya today, after lunch by cell group, let's evangelize and let's register lana brothers and sisters at the time 시그라도 안방에 놓은 아이 마기긴 마사야. 오케이, 바람이 살라마포 마나랑이 보다요. 파더가 thank you so much. 아밍 아망 조스, 마라밍 사람만 보. Thanks for giving us great chance to consider your precious words. 마라밍 사람만 보, 사법비게 사미 낭 파카카타온, 나 마우나와안 앙 인요봉 나파카할라강 사리다. Please comfort our brothers and sisters, and please help our brothers and sisters to keep your peace. Pakiusap, aliwin niyo po ang lahat ng mga brothers and sisters at tulungan sila na maingatan yung kanilang kapayapaan. And please help us to attend summer retreat and evangelize for many lost souls. At pakiusap, tulungan niyo po kami na dumalo sa summer retreat at makapag-evangelize ng napakaraming mga kaluluwa, ligaw na kaluluwa. We pray in the name of Jesus Christ. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Hesu Kristo. Amen. Amen. May ini